Hi guys, I'm Rosalinda Fantunya and welcome back to my channel. So today's videos guys, ang pag-uusapan natin ay ang mga blessings na natanggap natin sa taong ito, taong 2020. So we all know that COVID strike us, you know, halos sa 12 months na to. Diba? Si pandemic yung nag-hold, diba, sa atin. Sa yung dahilan kung bakit nawalan tayo ng work. So, nagsasuffer tayo. So, siya yung dahilan. But aside from that, meron din naman siyang nagawang maganda. Diba? So, pag-usapan natin at hindi natin patatagalin pa. Diba? So, unang-una, nakapagpahinga. Diba? Bakit nakapagpahinga? Kasi guys, nang dahil sa pandemic, yung mga tao nga puro na lang trabaho yung nasa utak, puro trabaho yung ginagawa, ay yun yung time na nakapagpahinga sila, di ba? Sobra-sobra pa nga yung pahinga eh, di ba? So instead na puro trabaho yung ginagawa, so nung dumating yung lockdown, doon naman po nakapagpahinga yung mga tao sobra-sobra kapag nagtrabaho. So that's one of the blessing na binigay sa atin. So pangalawa, natutong sumunod. So alam po natin ang Pilipino ay mahirap pasundin, 'di ba? Aminin man natin sa hindi ay tayo po ay madalas marami ay karamihan ay matigas yung ulo at hindi po marunong sumunod, 'di ba? Kahit nga ako minsan eh, di ba? So, yun po. Yun yung ano natin, na nung dumating si pandemic, nag-lockdown, natuto tayong sumunod sa batas. Natuto tayong sumunod kung ano yung ini-implementa nila. Huwag lumabas, di ba? So, natuto tayo. Natuto tayong mag-follow ng rules ng government kung ano yung ini-implement nila. Dahil, syempre, takot sa COVID, di ba? So, si COVID lang pala yung katapat eh. Diba? Para matutong sumunod. So, kasunod ay natutong manahimik. O, diba? Bakit ko po ito sinali? Sinali ko po ito dahil ito po ay isa din sa mga nagawa din po ni COVID na maganda sa atin. Mas lalo na yung mga chismosa masyado. Yung pupunta sa kapitbahay at makipit-chismis lang, wala namang ibang ginawa. Diba? Yung walang ibang business na tao hindi makipag-chismisan, diba, natuto silang manahimik dahil hindi sila pwedeng lumabas, o diba, nakapag-relax sila, nabawas-bawas na din yung kasalanan, ano? Kasi natuto silang manahimik. So, ayun, that's also a blessing, magandang blessing yun. Lala, minsan, ma-realize natin na, oh, hindi pala maganda yung makipag-chismisan, ano? Diba, may virus. So, ayun. Next, nagkaroon ng time sa pamilya. Alam po natin na karamihan sa atin ay wala pong time sa pamilya. So, nung dumating si pandemic, doon po nagkaroon ng magandang oportunidad na makasama nila yung kanya-kanyang pamilya. Nagkakaroon ng bonding, mahabang bonding, na doon po nakilala nilang mabuti na, ganun pala siya. Diba? Ganun pala itong anak ko. O, yung asawa ko, 'di ba? Yung member ng family doon po nagkakaroon ng bonding ang isa't isa. 'Di ba? Dahil nung wala pa, hindi pa dumating si pandemic, si COVID-19, walang time. Umuwi lang, matulog, aalis ng maaga para magtrabaho. Tapos uuwi. So walang time, hindi sila nagkakaroon ng mahabang bonding. Pero dumating si pandemic, nagkakaroon po ng mahabang bonding at mahabang time na makilala ang isa't isa. Diba? Kasi kahit nga anak mo yan, kapag ikaw po ay laging nasa trabaho at iniwan mo lang yan sa kasama mo sa bahay, diba? Hindi mo makilala na, ganito pala yung anak ko. Diba? Kasi yung haba ng panahon na naging lockdown tayo, 3 months, 5 months, ngayon 9 months na, 'di ba?
doon mo nakilala yung nasundan mo yung paglaki ng mga anak mo, ba, yung sa may mga anak. Doon mo nakilala, ah, ganito pala kapag andito sa bahay. Diba? Yung kumbaga nagkasawaan ng mukha nyo. Doon nakilala yung isa't isa. Dahil nagkaroon kayo ng bonding, mahabang bonding. So, yun yun. Nagkaroon ng time sa family. So, huling-huli, eto, natutong magdasal. Lahat po sa atin ay, nung dumating si pandemic, kahit po, kumbaga, hindi po tayo lahat nakakapunta sa simbahan, pero natuto tayong magdasal. Natuto tayong humingi sa Diyos na sana po tulukan na itong pandemyang nangyari, yung virus na kumitil ng maraming buhay. Diba? Para makabalik na sa trabaho ng bawat isa. So natuto tayong magdasal, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat, sa kabuuan. Diba? Yun yung mga bagay na natutunan natin. So, yun po ay magandang nagawa ni COVID-19 bukod sa panguha niya dun sa mga, di ba, yung mga namatay na, di ba, dahil sa COVID. Pero meron din siyang magandang naidulot, di ba? Yung nakapagpahinga tayo, natuto tayong sumunod sa batas, natuto tayong huwag makipagchismisan sa bahay, di ba? Sa ibang mga kapitbahay, yun. Nagkaroon tayo ng bonding sa pamilya. Natuto tayong magdasal. Hindi lang para sa sarili, kundi para din sa lahat. Lahat ng mga nagsasuffer. Of course, natuto tayong mag-share. Diba? Kung anong meron tayo. Diba? So, sobrang malaking bagay yun. So, yun yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Dahil alam natin na lahat pong ito ay malalampasan natin. Kung umabot tayo sa Pasko, syempre, pasalamat natin ito sa Kanya. Dahil po ay utang natin sa Kanya yung mga yun. Dahil yung mga blessings ay hindi yun narating kung hindi dahil kay God. So, dapat po, katulad nga po ng sabi ko, doon sa previous videos ko, gaano man kaliit or malaki yung bagay na tatanggap natin, dapat po ay ipagpasalamat natin sa Diyos. Hindi lang kung makatanggap tayo ng bagay. Yung pagising natin sa umaga, yun po ay malaking bagay na po yung na binigay sa atin na dapat natin ipagpasalamat. So sana po meron po kayong nakuhang learning dito po sa video ito. Don't forget to subscribe, and kung meron po tayong tawag dito, may mga katanungan, may mga questions, o may mga suggestions, please huwag mag-hesitate na mag-comment sa baba, diba? Just comment down below and I will answer your questions. So hanggang sa susunod po, maraming salamat sa inyong time, sa panonood, sa pakikinig, diba? Thank you very much, and God bless us all. Merry Christmas, everyone. Bye-bye.